So hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is again Mark of Tine Mark's Plant Yard, and we're back with another video. And for today's video, we have discovered itong isa sa mga varieties ng philodendron na matagal na sa amin. And then, ito na siya ngayon. And yung gagawin natin ngayon is ipropropagate natin to, and then yung iba is ire-replant natin. So tune in lang kayo hanggang sa dulo ng video na to, and we'll give you some tips na din on how to take care of this variety of philodendron. So before we proceed to the video, promote ko lang yung ating Instagram account. And if magkakaroon kami ng giveaways and raffle, doon namin ipopost. And sa mga bago lang dito sa aming channel, huwag niyong kalimutang i-press yung subscribe button and pakiring na rin yung bell para ma-notify kayo each time we upload a new video. And bago tayo magpatuloy dun sa ating pag-propagate nitong variety ng philodendron na to, brief background lang about the plant. Ito is one of the varieties ng philodendron, which is the philodendron temptation. Kaya mag-alala dun sa mga nangungulekta pala, nagsisimula pala mangulekta ng mga halaman. This variety of philodendron is mura lang siya, and you can afford it. Around hundreds lang ito, di ka aabutin ng 1,000. Yung ibang varieties ng philodendron, aabutin ka talaga ng 1,000. Minsan, yung isang cuttings lang niya is inaabot ka ng 1,000. And ang kagandahan din itong ating philodendron temptation is hindi siya masyadong lumalaki. So, bagay na bagay siya on gawing pang centerpiece ng inyong table, and at the same time pwede rin nyo itong ihang. Since ang mga philodendron is hindi sila alagain and low light, low frequency ng pagwater, pwede ito kahit twice a week nyo lang siyang diligan, mabubuhay at mabubuhay siya. And bago pa man mag-start tong video natin, is nakapag-prepare na ako nung ating soil mix. So yung soil mix natin is kagaya din ng dati na well-draining soil. Yung ginagamit namin is ito yung ipa ng palay, tapos may mga carbonized rice hull din tayo na dinadagdag, plus yung ating garden soil. So bago natin ipropagate yung ating philodendron temptation, may once nagtanong sa akin na kailangan ba may mga halo-halo kapang ipa, kokopit, or anuman ang hinalo natin sa lupa. Bakit dati yung mga nagtatanim dati, hindi naman nila nilalagyan na mga kung ano-ano yung lupa. They just plant and then yun, tumutubo naman yung mga tanim. Your thoughts, paki-comment down below kung bakit nga ba ganun. Although may sagot ako dyan, pero nais kong malaman yung mga nasa isipan nyo, bakit dati hindi hinahaluan na mga rice hull, kokopit, o kung ano-ano mang nahalo natin sa lupa. So first things first, kagaya din ng dati, ang unang step na gagawin natin, aside from the preparation ng ating potting mix is, or yung soil mix natin, is yung pagre-remove ng ating ire-repot or yung ipropropagate natin. So ito yung una. And the one thing na dapat nating i-consider in propagating this philodendron temptation is yung ugat niya dito sa may stem area. So, kagaya din nung ating propagate nung nakaraan na aglonemas, kailangan yung ikakat natin na area is mayroon na siyang ugat. Hindi naman as in kailangan sobrang laki ng ugat. Ang kagandahan din dito sa ating philodendron temptation is madali lang talaga siyang mabuhay. So ito yung ating nakat na stem ng philodendron temptation. Yan. Kung mapapansin nyo, may mga ugat-ugat siya. Huwag nyo nang pansin masyado yung kamay ko. Talaga, ganyan ang kamay ng nag-garden. So yan, may ugat-ugat na siya. So ito yung itatanim natin. Ang napaka-importanting area dito na makuha natin is yung ating roots. So same true with this one na hiwalay na namin siya kanina. Nahiwalay ko na siya kanina. So ang requirement lang naman, as long as may stem siya, kaya yan. And may roots siyang natitira. So importante yung roots natin. Yan. Maliit man siya o malaki, as long as may roots na siya, pwedeng-pwede natin siyang i-replant ulit. So about dun sa soil mix natin, yan.
Kaya nang sabi ko kanina, well-draining soil yung kailangan na ating philodendron temptation. Possibly, hindi ko may tatanim to lahat in our video kasi nga itatanim ko na lang mamaya to kasi nga medyo paulan na. Alam naman natin, pag maulan, medyo maingay. And hindi na masyadong maganda yung lightings natin dito sa ating video. After na to, is antayin lang natin siya manganak ulit. Then propagate, then antayin ulit manganak, and so on. So, ganun lang naman yung cycle natin. And kung mapapansin nyo sa ating video is panay-propagation yung video natin ngayon. Kasi nga nag-ayos kami ng garden ngayon and marami kami na-discover na halaman na pwede na siyang propagate. Para pag nag-ayos ulit kami sa susunod, is marami na ulit silang anak. Since terracotta lang available namin ngayon na pots kasi nga wala pa kaming budget. So, hindi muna natin siya ihahang. And pagkatapos natin itong i-propagate is hindi muna natin siya paaarawan. Ililim muna natin siya as in na walang masyadong araw. Yan, hanggang sa makarecover siya. And pag nakarecover na siya, medyo mag-adjust tayo ng light. Yung low light lang ang ipapa-absorb natin sa ating philodendron temptation. So, ganun lang kadali mag-propagate na nitong philodendron temptation. About dun sa question sa akin ng kakilala ko about the soil mix, kung bakit nga ba natin siya dinadagdagan ng ipa and other things na nilalagay natin sa ating lupa. So, comment down below kung bakit nga ba. We will have another video on that, pero nais ko din malaman kung ano ba yung opinion nyo about doon. Nung nagsisimula din kasi kami, hindi rin kami maalam with regards to the soil mix. Pero later on, na-realize namin na mayroon pala siyang pinagkaiba. Pero i-discuss natin yon on our next videos to come. So, itong mga to is itatanim na lang natin siya later on. And bago matapos tong video na to, I would like to make a shout out dun sa mga patuloy na nanonood ng ating mga videos. And sa mga bago dito sa aming channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, dun sa mga kasama natin sa PlantTubers Philippines, si Mang Margie Santillan, Melody's Mini Garden, Maliscating Ilonga, Jingle Heartstrings, si Mang Gracilin 23, my Dream Life and Garden, Argent Rock by J Vlogs, si Mami Joyce Channel, Simpleng Harding, si Mami Gina. Nakalimutan pa ba ako? So, kung may nakalimutan man ako, tignan nyo na lang sa end ng video to. Pa-flash ko pa rin yung mga YouTube channels nila. And don't forget to like, comment, share, and subscribe din sa mga YouTube channels nila. This is it for this video. Hope may natutunan kayo on how to propagate your philodendron temptation. This is again Mark, and see you on the next video. Bye-bye!